Good morning mga kabarkats! Another day, another vlog na naman tayo ngayon. Ngayon mga kabarkats is nandito tayo sa Ulas Viaduct Project. Atin namang i-update ito dito kung ano nang mga sitwasyon o ano na ba ang natatapos nila ngayon dito sa project na ito. Yan, nakikita natin dito, ito yung mga maraming girder na nakatambak dito sa kalsada. Ito na yung sa Katalunan, Pikinyo. Ito na yung mga girder na nalagay nila mga kabarkats. Actually mga kabarkats, pagdating natin dito is may nalagay na din sila na bago dito sa kurbada na side. Kasi last nag-update tayo dito, bali tatlong pair pa lang ang nalagyan. Ngayon nakalagay na sila sa ika-apat na pair itong dito sa kurbada banda. Yan o, last pair na nalagay nila. Yan, tuloy-tuloy na sana ito mga kabarkats kasi yung mga poste na kurinti dito ay dandahan ng nilipat nila. Kasi yan lang yung problema mga kabarkats, based sa mga contractor dito is ito talagang kurinti. Tapos dito na area is yan o, may dalawang pair pa na kulang para mag-connect na dito sa patawid dito sa Ulas Crossing. Yan yung update natin ngayon. Let's go! Hello mga kabarkats! Once again, this is RTB Moto Travel Land. Mga kabarkats, nandito tayo sa Ulas Viaduct Project. Ano, kita-kita na natin dito sa harapan mga kabarkats, ito yung patawid ng MacArthur Highway dito sa Ulas Crossing. Ano, malaki na yung poste diyan. Meron na doon. At yung isa doon sa kabila is ginagawa na rin. Yan, ito na lang kulang mga kabarkats, itong isa dito. Yan, tanggal na pala yung poste diyan sa gitna. Yan, ito na lang. Yan mga kabarkats. Ngayon mga kabarkats, from dito sa Katalunan, Pikinyo, ating pupuntahan ito mga kabarkats kung saan talaga, kasi maraming nagtatanong sa atin dito saan talaga ito lalabas. Yan, ito na yung drone shot natin mga kabarkats. Yan o, from Katalunan, Pikinyo, tapos dito is ito na yung Ulas. Pero more in Ulas Viaduct ang tawag nito. Yan, papunta tayo from dito, papunta tayo doon sa Davao Coastal Road sa Talumo segment. Yan, ito na yung crossing area mga kabarkats dito sa Ulas. Yan o, makikita natin may maraming mga sasakyan na dumadaan. Ito na yung patawid. Dito banda sa patawid mga kabarkats is may nagawa na silang dalawang pair. Yan o, nakatayo. Yung una is bubuhusan pa. Itong isa is nakabuhos na. Kailangan, kulang na lang ito is ang capping. Tapos itong may blue, magawa pa ng isang pair diyan. Tapos dito at may isang pair din. Yan, dito banda, ito na yung abutment, tinatawag na landing area dito sa may Ulas banda. Yan, ito na yung papunta ng Coastal Road. Ito tuloy man lang, ito tinawag na Purok San Agustin dito sa Ulas. Ito na yung kalsada mga kabarkats na dinibidilop, nagiginawa ng 4 lanes. Marami ding mga kabahayan na tamaan dito sa kalsada kaya natagalan itong 4 lanes dito. Yan, kita-kita na natin mga kabarkats yung Coastal Road. Yan, kung makikita ninyong track dito, ito talaga yung daanan from yung tatawagin natin o Davao Bukidnon Road. Yan, papunta dito sa Coastal Road of Davao. Yan, kitang-kita. Ito na yung sa Talumo area mga kabarkats. No, kita-kita na natin yung Coastal Road. Maraming dumadaan na mga sasakyan. Yan, maganda talaga ang pagkaplano nito mga kabarkats. Sa for the future mga kabarkats, kapag dumadami ng mga sasakyan, yan, isang malaking bypass road ito na makatulong sa mga congestion
disruption sa mga traffic, mga kabarkads, dito sa Davao City. Yan, ito na yung Coastal Road sa Talomo. Kita-kita natin is maraming mga sasakyan na dumadaan. Yan o. Yan mga kabarkads. Yan, dito yan sila mga kabarkads. Ito ang last nila. Ito yung last nila mag-drilling para mag-kunit kasi doon. Mas kunti na lang kulang dyan. Tapos doon nakaporma na lahat. Ito yung last nila para mag-connect dito, katawid dito sa highway, dito sa Ulas, itong MacArthur Highway. Mag-connect dyan sa poste na yan. Dati may poste dito, wala na, nilipat na. Doon o, nandoon na sa yung poste, nilipat doon sa kabila. Nagdadagdag sila dito mga kabarkads na buboring kasi kulang pa itong kwa nila, siltage na tinatambak dito yan o. Kasi may 12-12 na ganito yung babaon nila para sa foundation dito. Mga kabarkads, magsisimula na naman sila dito mga kabarkads ng steel cage. Yan. Wala na, last na to. So, magsisimula na sila ng steel cage naman. Yung bata kasi mahingi ng sticker. So, magsimula na sila na mag-capping dito. Yan, ito. Ito na area. Marapit na kumplito yung capping dito nila mga kabarkads. Sa area from doon sa Katuwang Tiginyo papunta dito ng Ulas. Then ito na lang siguro ang last nila. Nalalagyan ng capping dito na side. Yan, tapos doon may dalawang poste pa yan dyan na pier. Yan, papunta na ng high crossing Ulas. Yan. Yan ang sigwi lang natin mga kabarkads. May nag-comment sa atin na nagka-problema daw sila dito. Nagka-sakit-sakit na daw yung mga tao dito. Siguro sa mga ganito yung mga stagnant. Mga stagnant na kwan. Kasi under construction ito. Minsan dito, yan na may tubig. Saan galing yung tubig dyan? Buti na ito nagpuplo. Minsan ito, kapag humukay sila ng ganito, matagal matapos yung butas na sa ilalim, yung foundation, maraming tubig. Yan siguro nag-create ng lamok. Yan, marami daw na kasakit dito sa area. Siguro kung kuan lang is under na yan sa i-report na lang sa barangay para masabihan itong contractor o either o yung DPWH. Yan, kasi minsan yung contractor is trabaho na trabaho lang. Wala silang ano yung kwan, yung anong kwan dyan sa ibaba, problema ano yung mga residente dito is may mga complaint na pala sa stagnant na mga tubig yan. Sige, mag-create yan ng lamok yan, marami na daw nagkasakit dito. Pero sa ngayon nakikita ko dito is wala na eh, mga tapping ng tinatrabaho dito na area, tapos tinatabunan na yung mga butas sa foundation, wala ng tubig dito na lang oh. Kasi barado sigurong drainage system. Doon hindi na dumadaan. Dito dumadaan. Yan, tuloy tayo dito mga kabarkads sa project dito sa area. Yan, puro na sila capping dito mga kabarkads. Yung tinatrabaho nila dito, puro capping na lang. Kasi may mga demolition pa dito na side mga kabarkads ha. Matamaan dito na area eh. Yan, itong problema nila dito mga kabarkads, itong mga tubig.
kasi yung mga drainage system dito mga kabarkads, katulad dito mga kabarkads ng mga tubig, nagka problema sila ito, mga stagnant na tubig dito. Kaya lalo na tuwing umuulan na malakas, kasi yung drainage system dyan parang wala na eh, hindi na na pan yung drainage system, may mga stagnant sa area yan, may mga tarpaulin daw sila saan yung yan. Kaya man, patuloy tayo dito mga kabarkads, dito sa ginagawa yan mga kabarkads, kumplito na talaga yung pan dito mga kabarkads. Dito na talaga yung mga perkap nila dito mga kabarkad. Ay, nakalagay na pala sila dito mga kabarkad. Matagal na talaga tayo hindi naka-update mga kabarkad. Kaya nakalagay na sila. Kaya pala nawala yung crane sa maa. Dito sila naglagay. Ayan. Ayan. Hilaan tayo sa mga resort dito. Ayan, may nalagyan na pala nila dito mga kabarkad. Yan, last nag-update tayo, wala pa ito dito na side. Yan, lipat-lipat lang yung crane. Ngayon mga kabarkads, yung crane nandoon na naman sa maa. Kasi isa lang contractor nito, Gima Construction. Ito yung nahuli oh. Yan, malapit na din natapos ito mga kabarkads, tatanggalin. Yan, nakalagay na sila dito mga kabarkads. Yan, ito yung bagong nilagyan nila na pier. Ano bali, apat na pier nang nalagyan nila ang ganito yung girder. Yan mga kabarkads. Yan, ito na yung update natin dito sa Ulas Viaduct Project mga kabarkads. Dito sa, ito yung Catalonan Tikinyo side. Dito yung sa Ulas na, kasi dalawang kwan kasi ito dito eh, na barangay. Yan, ito yung barangay Catalonan Tikinyo. Yan na portion yung Kurbada. At ito yung barangay Talumo dito sa Ulas. Sana ito na yung update natin mga kabarkads. Ito yung napuntahan natin na bagong pinapit yung girder diyan sa ika apat na pier. Ano, from abutment 1, first pier, second pier, third pier, fourth pier. Yan na yung kurbada na side mga kabarkads. Bali hindi pa sila makalagay diyan sa kurbada kasi risko pa yan mga kabarkads, may mga frame pa. Siguro matagal-tagal pa yan ang curement ana diyan. Kasi nahuli yan dyan na banda kasi kurbada yan eh. Tapos maraming natamaan pa, may mga poste dyan. Ngayon nilipat na yung mga poste yan oh. Nakalipat na yung mga poste, dati is dito yan eh. Yan, kaya nakalipat na doon. Kasi kaya pala natagalan na lipat yung mga poste mga kabarkads. Kasi sa road right of way. Yan, kala hindi basta-basta maglagay yung mga double light sa kanilang poste kung hindi ma-final talaga yung road right of way at mabayaran. Yan, kaya ngayon siguro na nakuha na ito na lugar na dito, yan, na negotiate na ito, kaya nalagyan na nila ng poste. Yan, sana tuloy-tuloy na ito yan, kasi maraming mga basher dito eh, 20-40 pa daw.
Kasi 8 years itong project nila dito mga kabarkas, kaya siguro ganun katagal yung year niya. Kasi maraming matamaan talaga dito sa project mga kabarkas, lalo na sa right of way. Yan talaga ang pinaka-problema sa mga project, yung right of way. Kasi yung contractor is magsisimula na yan sila mga kabarkas kapag nabigay na sa kanila, magsisimula na yan sila. Tapos ang problema yung sa susunod naman nila na area, yan diyan sila matagalan kasi matamaan ng right of way. Siguro mga kabarkads, hanggang dito na lang. Like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko, especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. God bless.